talking to both of the youth from St. Louis University. We were talking about abortion and Buhay Party List and things about teenage pregnancy and what were you saying kanina, dear? Party talaga, as in party sa Nevada, wag na, sabi ko, siguro every once in a while, kasi ang hirap ng kumita ng pera ngayon ang magulang natin, and then tapos, party lang natin, siguro every once in a while, pag may baon tayo, maybe just one beer, just to break the ice, pero not to enjoy and magpakawala, something with balance and equity and equality, pero, diba? So ang advice natin sa youth is, sabi kong ganun, wag na mag-drug or anything. Siguro, pwede kayong mag-chonky joke, pwede kayong mag-beer or something light or clean fun, like eating halo-halo or you get a sugar rush or something, di ba? Mahirap buhay ngayon, but it should not let get us na maglungkot. Kasi, pag may ganas ka ng enjoyment, hindi naman or ano talaga yun. Pwede naman camaraderie of good people, di ba? Enjoying the food. Kasi Philippines, uy, kuha kayo. Food naman talaga yung nagkaan sa atin. Hindi tayo naaano na walang food, unlike what's your name, dear? Miko. I'm learning much from Miko kasi I'm always a party limelight person in Manila and Ortigas, Greenfield, Malate. So now I'm diverting myself to finding good realistic goals with sin. Kasi I'm not getting any younger. Sabi ko one of these days, parang that's why nag-anak din ako. Kasi mahirap din naman maging backlash. And then buy or anything under the sun na without having something good happening to our lives. Kaya, What's your advice here again? Bukod sa it's more fun in the Philippines at kumain ng nakakamay at maging happy. Huwag muna mag-anak, kailangan mag-graduate muna ha. Sa St. Louis, pag nakilite, baka kiliting ka ng boyfriend mo. Huwag muna. Pigil, condoms. So anyway.